ayos din tong ano nila, oh. Ano nilang taas. Peterbilt. Your truck that's making the set, or I hear air somewhere. Yeah, it's leaking. Leaking, that's, yeah. Yeah. Somewhere is leaking in here. Yeah, I checked it out when it hooked up, so I don't know. Yeah. Lagyan natin ng... mamaya. Yan. Hi to guys, magandang araw po sa ating lahat. At ang current location natin is nandito tayo sa bahay Winnipeg, Manitoba. At lalarga na naman tayo sa trabaho. Of course, papatid tayo kay Mrs. Siya yung ating driver. Yan. At ang pre-plan ngayon sa Troppers is pupunta ako ng Illinois, at pagkatapos pupunta ako ng ano, ng Whitney, Ontario. Yun yung plano ngayon. Wow. Kaya naman guys, samahan nyo ako at sama-sama tayo sa panibagong yugto ng ating video vlog. Yes! At ano pang gagawin natin? Tara na! Sampa na tayo! Sakay na guys! Mm. Okay, yes! Yes! Ha? Dito na ako sa loob. Magsira ako ng malaking garbage. Ben? Bakit? Masyadong maliit kasi yung ano. Yung garbage, ng, yung ano natin? Halos doble ng laki ng yan, no? Anong klaseng garbage bin yung order? Ganyan din, masyadong malaki. Additional $39 in a month. Eh kung... Ay, na year pala. A month, a year? A year. Oh, okay. Ikaw ang bahala kung kailangan ba natin? Si bali tatlo na. Hindi, kasi basag na yung isa eh. So, it's up to you kung if you want ano, dalawa or you can ano. Kailangan natin, di sige lang. Kailangan mo, ay ano, kung malaki. No. So, malaking pamilya naman tayo, kailangan natin ng malaking garbage bin. Oh, ikaw ang bahala. Yan guys, dito na tayo sa karsada. We're just talking about pamilya, siyempre alam nyo dito sa Canada, sanitary number one nila. Alam nyo, mga basura, laging naka-organize yan. Yan. Isa kasi dito sa amin, dito sa likod, yung mga basura namin dyan, yung mga kumukuha ng mga basura, yung mga garbage guy, basta nalamang nila ba, ano eh, kapag kinaob yung basura sa loob ng truck, basta na lamang nila hinahagis yung garbage bin doon sa gilid, minsan nababasag. Yung ba yung mga cost niya? Ano natin magagawa ngayon talaga. As usual guys, si Mrs. ang ating driver ngayon. Papunta ng Troppers. Kaliwa tayo? Dito tayo kasi parang merong traffic police na, no? Okay. Lapit na tayo sa Troppers Yard. Buti na lamang at naisipan nilang i-construction ito ngayon, no? At
least kahit paano hindi naman masyadong matagtag dito. Kasi ang lugar na ito, mga kaibigan, ano to eh, kumaga business area ito eh, tong lugar na to. Tapos yung karsada ganito, kailangan nilang ayusin upang sa ganun eh paano maging business location. Kumbaga kasi andito lahat yung mga trucking, mga kumpanya na malalaki regarding sa trucking, mga warehouse nandiyan. Alright guys, nandito na tayo sa Proppers. Ayun si Cordapia. Wow! Trasa mo na lang ha. Ay hindi, mayroon siya ano. Dito na lang? Sige. Let's go. Check muna natin yung mga ano ni Cordapia. Bagong lahat. Mga langis-langisan. Check muna natin ang mga langis-langisan ni Cordapia guys bago natin siya tuluyang start. Okay. Oh. Yan. Yan. Tuluyan ko muna si Mrs. From Winnipeg, the force at 4 p.m. Central Daylight Time, 24 degrees Celsius. Ilagay ko muna ito dito para maayos niya. Habang ako ay nag-aano. Mga bound-bound ko ba. May bahay o buhay nila kayo eh. Wow! Okay na, Han? Alright. Alright, check natin ang langis ni Cordapia. Bago ang lahat, magkalayan natin to. Sinasaksak ko kasi ito kasi dalawang araw ako dito guys sa bahay eh hindi siya nagcha-charge. Mayroon pa ako natirang mga extra vegetables sa loob ng fridge ko kaya ano, sinasaksak ko siya. Yun. Okay, yung gloves natin. Ito itong pamunas. Cordapia, Cordapia. Do you miss me, Cordapia? I miss you, Cordapia. Hahataw na naman tayo sa karsada. Ito, punong-puno naman nito. Lagyan ko ng dalawa. Check natin yan. Oh. Lika. Check natin. Ayun. Hanggang doon. Ayos. Ayan, nasa ano pa? Nasa max pa. Tama-tama. Tignan natin sa kabila yung kanyang ano. Ilagay ko na tong natitira kong ano. Ay, hindi. Ay, hindi yan. Ito. Delo. Kung kailangan ko repilan. Lipin natin si Cordapia rito.
Ayos. Ay, nasa max pa, marami pa. Hindi pa kailangang repilan, okay pa yan. Yan. Fuel filter niya, andito pa yung ano, dito pa yung label niya. Kasi pag tumaas dito, hanggang dito guys, nakikita natin, kailangan na natin palitan. Sa ilalim, tignan natin, baka may nagli-leak. O baka mamaya may tumulo na sa ano, wala naman. Sa awa ni Lord. Walang diferensya si Cordapia. Yun. Opya. Ah. Yun. Musbam. Ah. Okay pa. Yan, mag-login lang ako. Attention, a new important message has arrived. Yun. Attention, a new important message has arrived. Maglagin lang ako. Ayun na guys, yung ating trailer. Medyo natagalan yung city driver na nagano pick up, pero okay lang. Yan. Puntahan ko, kunin ko yung papel. Ayos din tong ano nila, oh. Kanilang taas Peterbilt. Thanks man. No problem. Paperworks right there. I got it. Is that your truck that's making the set? Or I hear air somewhere. Yeah, I will check it. Oh, okay. Yeah. Naglilik. Oh. Oh. It wasn't doing that when I left. Yeah, it's leaking. That's yeah. Yeah. I will try to check my truck. And if it's not, I have to call them to inside the shop. Yeah. Somewhere is leaking in here. Yeah, I checked it out when I hooked up, so I don't know. Yeah. Somewhere is leaking. Ay, dyan yata ito, yeah. Mukhang maabala pa yata tayo. Well, kailangan nating ipacheck ito. Kasi kung hindi, tayo rin ang mayayari. Ah, yup. I-pray trip ko muna maigi. Kung yan lang ang problema, bago tayo tuloy yung dumiretso. Tignan muna natin laman ng ating ano. Lagyan ko siya ng ano. Ano ko mamaya. Kahit isa lang ilagay natin, okay na to. Isang ito. Lagyan natin ng Thank you.
Yeah. Yan. Diyan ka lang. Oh. Fish ang karga, ang pangarga. Apat na ano guys. Apat na hulog. Just gonna put one of this guy. Oh, yeah. Making sure it won't go anywhere though. Yeah. Why is it? Do you know why it's leaked? Like, does I normally do that? Okay. Yeah. That's fine. Okay. Hold on. Yeah. I'm just gonna go. You got the. Do you have a. Do you have a seal? No, they don't give one. They don't give? Okay, that's fine. I have a seal there. Okay, perfect. For sure. I will check and if it's if it's still leaking with my truck, I have to ask them to check that one. Yeah. I'm not going anywhere. Yeah. I double check the reefer too. I'm new at this, so I don't know if I set it right. Yeah, I will check. Yeah. It's supposed to be 24, right? 28. Continuous? Okay, yeah, sure. 28 Fahrenheit, and then I think they said continuous, right? Yeah, it is. I will check. Yeah. All right, man, thank you. Yeah, thank you. Okay. Yeah. Yeah. Trasa muna natin para malaman natin. Para kung sakaling hindi pwede sa tractor natin yan, ipacheck natin yung nagli-leak na yan at baka mamaya sumabit pa tayo. Gloves. It's 28 set point 33. Tama lang, bababa naman yan. Pre-trip tayo guys, pre-trip. Kuha muna ako ng ano. Ng ito. Apply air to the trailer. Post natin ito pula. Yan. Ayan mga kaibigan. At nasa possession na natin yung trailer.
At gusto ko munang i-free trip muna natin ito bago tayo tuloy ang lumarga. Nasakin na rin yung papeles dun sa loob. Masa kita nyo naman. At nagkakaroon ng problema dun sa loob, kaya kailangan natin i-check na ide. So basically tinitignan natin yung mga ilaw sa taas. Yung marker light ni Cortapia over rito sa side, dito sa harapan. I-turn on ko yung ilaw ko sa harapan. O ayun, naka-turn on yung ilaw ko sa harapan. Marker light nito sa driving side. Yung light natin, yung check light. Yun. Dapat lahat yan gumagana. Gumagana na. Siyempre, tinitignan din natin dito outer wheel cell, dapat tinaglilek kompleto ang ating lug nuts, walang bengkong ang ating rim, at saka 100 PSI or manufacturer specification ang ating tire, at saka any random point ng ating 3-tep, dapat 4 yan dito sa steer axle. Dito ganoon din, dapat hindi nagli-leak yung outer seal wheel nya. All the lug nut is properly tightened, walang bengkong ang ating rim, 100 PSI or manufacturer specification, any random point, dapat ang 3-tep dress. So ang expiration niya is 2022 December, which is perfect. Utility marker all the way to the back, kumpleto, wala natatanggal. Dito sa baba, all the light is properly working. All the way sa taas, lahat ng mga ilaw sa taas is properly working. Yun. Ayan, katulad dito kanina, may nagli-leak na naririnig natin kaganina doon sa tractor niya. May sawa ng Diyos, wala na, nawala yung leak. Wala naman siya yung leak. Ayan. At nasama tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan, walang leak. Of course dito tinitignan din natin yung any random point of a trailer tire natin. Yung kanyang tread depth is dapat 3, and there's no debris in between. Ha? At ganoon din guys dito, yung inner wheel seal natin, o I mean yung outer wheel seal natin, hindi nagli-leak, walang tumatagas ng kung ano-ano dyan, nalangis, at saka yung all the bolt lug nut is properly tightened, walang kulang, rim, no bengkong, no crack. Okay, same thing in here, ganyan din dito guys. Ano yung ginawa natin dyan, ganoon din ang gagawin natin dito. Mud flap, kompleto. Okay, so underneath here, mud flap natin is okay. Underneath here, make sure natin all the wirings and airlines here is properly working properly. There is no air leak. Ang ating airbag is properly inflated, and all of our brakes, no leak, no grease. Same thing in the front one, no front yun guys. Yan, kaya nyo ah, nasa tractor din minsan yan ah. Kanina yung truck nya nagli-leak, ewan ko, ngayon wala na yung leak, wala na naririnig natin. Yan. Okay, ano ba bang nakalimutan? Wala naman siguro natin yung nakalimutan. Okay, EBS properly functioning. Dito sa likod, yung lights natin dun sa taas is gumagana lahat yon, all the way to the bottom. Itong mga lights dito is properly working.
stoplight, running light working, at ang ating utility doon sa dito sa door all the way to the bumper is properly affixed, kompleto. Okay, so nakita naman natin kaganina, buksan ulit natin. Linagyan ko siya ng ano. Linagyan ko siya kaganina ng I secure the load. I put one load bar. As you guys can see. Tapos since wala silang sealed, merong trapper sealed. Meron tayong sealed dito na para dito. Ayan guys, lagay natin yung sealed dito. Yan, pipicturean ko lang, tilalagay ko mamaya doon. Okay? Ilalagay ko yung number niya mamaya. Yan. Okay. Ayun. Lights back is properly working. Okay, ilaw dito all the way to the top hanggang dun sa dulo doon is properly working. Utility sticker from here all the way to the front is kompleto, walang bawas at walang natatanggal. Okay, so kung ano yung ginawa natin dun sa kabilang side, ganun din ang gagawin natin dito sa passenger side, which is tinitignan din natin dito is yung mud flap. Yan, meron tayong mud flap, importante yan. At saka yung ating rim is hindi bengkong at hindi crack. And then yung ating outer wheel seal, which is ito, no leak, and all of the lug nut complete is properly tightened, and the tire is properly inflated 100 psi or manufacturer specification. Make sure our tread depth in random point, all of them is 4 centimeter, I mean millimeter. Yan, same thing with here, no oil leak, lug nut is properly tightened, no missing or broken lug nuts, and our rim is no broken, hindi siya crack, 100 psi or manufacturer specification ang ating tire, and tread depth in random point is dapat 3, and then there is no debris in between of our rim and tire. Okay, check dito sa ilalim, making sure there is no leak. Okay, ang ating brake chamber, yan. Okay, and from here all the way to the in the front there, make sure walang there is no broken beam of the trailer floor. Yon. Okay, so light ng ating tractor, lahat gumagana, and the license plate light gumagana, fifth wheel is properly locked around the kingpin, and there is no broken beam from here all the way to the back, and then our landing dolly is properly operational in a two-way manner, and there is no broken. And guys, of course the same thing with our drive tire, make sure 100 psi o manufacturer specification ng tire pressure natin, there's no missing and broken lug nut, lahat ng mga lug nut natin dyan, ang ating rim, there is no hindi siya bengkong, and there is no leak sa outer wheel seal natin, lahat yan dapat dress in a random point. Make sure there is no difference in between. Yan. Kung ano yung ginawa natin doon, ganun din ang gagawin natin dito. Titignan natin yan. Good. Alright. Alright mga kaibigan, that conclude my pre-trip for today.
before we leave the yard. Yan. At least, nagawa natin. Ngayon, samahan nyo ako, diretso tayo, pupunta tayo ngayon ng Illinois all the way to Ontario. Guys, ito mga video kong ito, kapag pinapanood nyo ito at kung kukuha kayo ng class 1 ninyo, yung pinapakita kong pagpipre-trip, pwede nyong gawin yon, kasi yung mga pagpipre-trip kong yon, talagang pinag-aralan ko sa school talaga yon, kasi nag-undergo ako ng training bago ako nakakuha ng class 1. Alright you guys, maraming salamat ulit sa inyong walang sawang panonood sa panonood sa mga video vlog natin, at sana hindi po kayo magsasawa po. Stay safe, stay healthy in trucking. Peace up guys. Thank you. Bye for now. Lakay Pinoy Trucker.